So yun mga guys, ngayon magtatato tayo ng Hanya mask. Tapos lining lang siya kasi hindi niya natapos yung buong tato. So yung pagla-lining lang muna yung ituturo ko sa inyo. Yung ginamit ko doon is ito. Yung stigma na yan. Nakikita niyo ba? 9RL yan. 9RL yun. Ito talaga yung ginagamit ko pagka nagla-lining ako. Katulad nung medyo makakapal na lining. Kasi pag 5RL lang yung gamit ko, halos nagdodoble pa ako ng linya. Kaya ito na yung ginamit ko, 9RL, para isahan na lang. So sa ink naman, yung ginamit ko is yung World Famous Tattoo Ink. Talagang okay na okay din yung gamitin. Para lang din siyang dynamic ink. Tapos sa machine, yung CNC Q5 pa rin. Kasi yun lang naman yung machine na meron ako. So yun. At ano pa ba? Yun lang naman guys, kasi yung ibang ginamit ko is common naman na ginagamit. So ngayon, ito, pinakita ko sa inyo yung ginamit yung needle. At yun, panoorin nyo na lang yung buong video at shoutout sa lahat nagpapashoutout sa akin dyan. So thank you kasi sinusuportahan yung YouTube channel ko. So yun guys, umpisa na natin, tara! Lining tutorial muna tayo guys. Tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang paglalining, tapos kung ano-ano ba yung needle na dapat nyong gamitin. Kasi pagka ganitong medyo makapal yung ano, mas okay na gamitin nyo yung in-explain ko kanina, yung 9RL. Mas maganda talaga to gamitin kesa sa 5RL, kasi ito medyo makapal na siya, so hindi ka na pabalik-balik. Siguro mga dalawang balik lang kung kakapalan mo talaga yung linya. Kaya ito talaga yung ginagamit ko pag mga medyo makakapal yung lining, para buhay na buhay. Pero pag sobrang kapal yun, tapos sobrang baon, magkakaproblema yun pagka gumaling, kasi masyadong imbose. Kaya dapat tama lang din yung baon nyo. So yung needle na yon guys, sinubukan ko lang talaga gamitin yung stigma, kasi halos kaparehas lang naman din siya ng presyo ng coil, kaya umorder na rin ako. At yung experience ko, okay na okay siyang gamitin kahit first time ko pa lang siyang nagamit. Talagang okay na okay siya sa mga lining, kaya bumili rin kayo nun guys sa Shopee. Type nyo lang stigma cartridge needle. Yan, makikita nyo na yan dun. So pagka naglalining kayo guys, dapat dahan-dahan lang tulad nito. Kasi magkakaproblema pag masyadong mabilis, hindi pumapasok yung tinta ng maayos. Kaya dapat dahan-dahan lang talaga, para yung tinta pasok na pasok. Tapos medyo islant nyo ng konti yung machine, parang patagilid, hindi yung straight na straight, para pumasok talaga yung needle natin or yung ink. Kasi yung iba, yung ibang lining hindi pumapasok eh. So depende talaga yun guys sa klase ng tattoo, kung makapal ba yung yung lining or yung paglilinyahan nyo. Makapal yung gamitin yung needle, para isahan na lang, hindi kayo mahirapan. Kasi pagka 5RL lang yung ginamit nyo, medyo manipis yun eh. Kaya mas okay na gamitin nyo yung medyo makakapal, tulad nitong 9RL. Tapos yung ink pala dyan guys, yung World Famous Outlining Ink pa rin yung ginagamit ko. Halos kaparehas na kaparehas lang kasi siya ng Dynamic Black. Kasi ang tagal ko na rin gumamit nun, kaya halos pares lang talaga, halos walang pinagkaiba. Tinignan ko kasi yung heel eh, kaya masasabi ko talagang pares na parehas lang. Pero nasa sa inyo pa rin yun guys kung ano yung pipiliin nyo. Yan guys, dinodoble ko kasi kinakapalan ko yung linya ng Hanya mask, para umangat yung Hanya mask, hindi yung tali. Kasi yung tali, parang background lang eh.
yung main focus kasi ng tato nandoon sa hanya mask. Kaya yun yung dapat natin kakapalan yung linya. Isa rin yung way para mas umangat talaga yung tato natin, mas gumanda pagka kinulaya na. Kaso dito sa ano ko na to, sa video ko na to, putol yung video kasi hindi na kinaya ng kliyente ko. Nasa kalagitnaan ako ng kulay. So hindi ko na sinama yung kulay na naputol kasi putol nga, kaya lining na lang tong blinag ko ngayon. Kaya pagpasensya nyo na kung hindi maayos yung video dun sa katapusan kasi sumuko nga yung client natin dun sa kalagitnaan ng pagkukulay ko. Yung volts pala na ginamit ko dito guys, 6 volts. Kasi pagka mabilis yung yung palo ng karayom, parang hindi pumapasok ng maayos yung tinta. Kaya yung ginagamit ko is 6 volts lang. Tapos dahan-dahan lang talaga yung paglalining ko para pumasok talaga yung tinta. Yung iba ginagamit nila mataas. Experience ko kasi pagka mataas, depende, iba-iba kasi yung balat. Medyo may yung iba matigas, yung iba malambot. Kaya sa akin, ito malambot naman yung balat ng tinatatuan ko, so madali naman papasukin. Kaya nag 6 volts lang ako. Hindi ko na tinaasan pa kasi pumapasok naman ng maayos yung yung ink tsaka yung karayom. Maganda naman yung daan. Hindi ko rin masasabi guys na dapat gamitin yung lagi 6 volts lang. Meron kasing mga machine na mahina. Pag halimbawa tawag dito mumurahin lang yung machine. Hindi ko alam kung ganun din kalakas yung palo dito sa machine na gamit ko. Kaya hindi pa rin yun pare-parehas. Nasa timplan nyo pa rin yun guys. Nasa pulso nyo. Kasi iba-iba tayo ng ginagamit na machine. At iba-ibang balat yung nakasalamuha natin every time na nagtatato tayo. Basta ang main nyo sa paglalining, dapat mabagal lang talaga yung galaw ng karayom. Kasi pagka mabilis hindi papasok. Yun talaga yung isang technique doon para pumasok talaga yung lining nyo. Yung lining kasi hindi nakukuha yan ng mabilisan. Kaya nga yung ibang nagtatato guys, pagka realism artist ka, halos hindi yan sila naglalining. Karamihan ng ginagawa dyan nila puro shading. Bihira sila maglining. Nasa sa inyo naman yun guys kung yung gusto nyong aralin. Kung gusto nyo maging realism artist or tribal, mga ganyan, Polynesian. Depende yun sa inyo guys kung yung gusto nyo or kung saan kayo magiging master. Kasi dapat pag nag-uumpisa pa lang kayo, meron na kayong goal. Gusto kong ma-master yung ganitong tato. Mga ganun guys. Kasi pag may ganun ka na, maano mo na yung sarili mo na na pag natapos ko yun, iba naman. Or kung gusto ko mag-focus lang ako dun, magpapagaling ako dun. Tulad ng ibang mga artist dyan na oriental lang yung gusto, oriental lang talaga yung ginagawa nila. Mga ganun. Tapos pala, pag nag-lining kayo, huwag nyo masyadong stretch na stretch yung balat. Kasi nagbabago yung balat. Nagbabago yung forma ng ng pagka nag-lining kayo, binaon nyo. Para nababago yung stencil, diba? Para ma-experience nyo yan pag masyadong malambot yung tinatatuan tulad ng mga sa tiyan, sa leeg, mga ganyan. Tapos iniinat nyo ng todo.
dyan kadalasan nagkaka-problema guys. Kasi ano eh, masyado siyang malambot. Tapos sa mga nag-uumpisa pa, huwag niyong anuhin na gusto ko maganda agad yung machine ko, mga ganyan. Nag-umpisa rin ako guys sa pangit na machine. Kaya hindi ko masasabing porket maganda yung machine, magaling. Hindi guys, kahit hindi maganda yung machine mo, kung talagang may talento ka, tapos may nagtuturo sa'yo ng tamang pagtatato, talagang magiging magaling ka rin. Hindi dahil basihan yung maganda yung machine, magaling ka na. Hindi yun ganun guys. Tandaan yun, yung kamay talaga natin yung sikreto dun. Hindi yung machine natin. Kasi yung machine na yan eh. Hindi yan gumagawa ng tato ng kusa mag-isa, yung kamay mo yung gumagawa nun. Kaya hindi yun basihan ng pagiging magaling. Minsan lang guys, advantage lang, konti. Kasi maganda yung machine mo, dun ka komportable. Yun. Mas magiging maganda yung kanakalabasan ng trabaho mo kasi gamay na gamay mo yung machine mo, di ba? Pagka gusto nyo lang mag-upgrade, yun, mag-upgrade na kayo. Kasi okay din naman yun eh. Ano naman yung tattoo eh, nag-i-evolve. So, kung saan mapapagaan yung trabaho nyo, tapos may budget naman kayo, bilhin nyo na guys. Kasi para din naman yan sa inyo. So, yung lagi kong ginagamit na liner talaga guys, yung quill, di ba? Yung 5RL. Nung nagamit ko tong first time kong gumamit ng 9RL, karamihan 7 lang. So, nung ginamit ko to, talagang okay na okay siya. Bilis pumasok nung ink, pero depende pa rin yan sa balat. Gaya nga na sinabi ko, pagka malambot, mahirap. Pagka masyadong yung sa mga leeg, mga ganyan, malalambot sobra, hindi ganun kadali magpapasok ng tinta. So dito medyo madali kasi sa pato guys sa binti yan eh. Kaya medyo madali. Pero depende pa rin sa kung paano yung klase ng paglilinya nyo. Tapos maraming nagtatanong sa akin kung saan ba ako bumibili. Yun nga, sinabi ko, i-type nyo lang sa Shopee yung Stigma. Yun, makikita nyo na Stigma cartridge needle or Stigma tattoo cartridge needle, mga ganyan. Lalabas na yun. Hindi ko kasi nakuha yung link eh. Kasi hindi ko alam kung paano eh. Cellphone lang kasi itong ginagamit ko eh. Kaya hayaan nyo sa susunod na video. Gagawin ko na ng, kukunin ko na yung link nun. Yan. Kasi marami rin nagtatanong eh. Ito kasi guys, lang to, parang naisingit ko lang na vlog kasi okay sana yung design na ginawa ko. Kaso hindi natapos yung tato, kaya yun, lining na lang. Tapos marami rin nagtatanong sa akin kung saan bumibili ng ng machine ko, yung CNC Q5. So ngayon guys, nakita ko kanina dun sa pinagbilang ko, mayroon siyang mga stock ng CNC Q5. Pwede kayong bumili dun guys. Nasa 6,000 plus lang dun. Mas mura kaysa sa iba. Kaya bumili na kayo. Kasi pagka may sira naman yung machine, naisabi naman sa akin ni Sir Chan na papalitan niya pagka may sira. Kaya okay yun na okay bumili doon. Kaya bumili na kayo doon guys kasi baka maubusan pa kayo. Hindi na naman kayo makabili. Mahirap kaya umorder ng CNC Q5. Lalo na sa Shopee. Hindi ko kayo marirecommend na bumili doon kasi yung sa Shopee,
karamihan ng dumadating puro may sira or iba yung pinapadala. Nawawala yung logo ng CNC, wala yung mga katibayan na CNC Q5, mga ganun. So hindi ko kayo bumili dun, guys. Kaya sa ano na lang kayo bumili, kay Sir Chan. Yung name ng ano niya, ng shop niya is Chan Tattoo Supply. Sa Cubao yung guys, kaya kung taga Quezon City ka or Metro Manila, malapit lang, nasa gitna kasi yun eh. So bumili na kayo nun. Pwede nyo rin gamitin tong 9RL sa shading. Tignan yung ginagawa ko, guys. Nakakapag-shade ako ng mata. Paikot-ikot lang para pasok na pasok talaga yung tinta. Diba? Tapos dinodoblehan ko lang para makapal na makapal yung lining natin. Kasi, syempre, minsan, hindi naman naiwasan yung guys na yung iba hindi pumasok agad. Hindi naman naiwasan yun. Kaya huwag kayong ma-pressure. Kasi na-experience ko rin yun. So siguro sa mga susunod na vlog, bago ako mag-start mag-tattoo, explain ko muna yung mga gagamitin natin para talaga hindi na rin kayo mahirapan magtanong. Kasi maraming naghahanap sa akin ng asan yung setup ko, mga ganun. So sayaan nyo sa susunod na video ko, ipapakita ko na kung paano yung setup natin, tapos ano ba yung mga gagamitin natin para talaga alam na alam nyo lahat. So, di ba nakita nyo yung klase ng paglalining ko? Halos pare-parehas lang yan, guys. Kasi pagka nagbago yan, hindi papasok yung tinta ng ganun. Hindi papasok yung tinta ng ganun kabilis. Pagka nagbago yung speed ng stroke mo, mawawala talaga yun sa, parang mawawala sa align. Kaya dapat consistent yung paglalining nyo, yung galaw consistent dapat yun, guys, para pasok na pasok lahat ng lining nyo, hindi kayo pabalik-balik. Yun talaga yung yung sikreto sa paglalining, maging consistent yung galaw mo para magawa mo yung lining ng maayos at makita nyo yung resulta, napakaganda. So may nagtanong pa rin pala sa akin kung gaano kahaba yung labas ng karayom doon sa tip ng cartridge needle ko. Maiksi lang, guys . Kasi pag mahaba yung floater, yung tinatawag, hindi ko na papapasok yung tinta ng maayos . Kasi parang hindi siya nakakakuha ng ink sa loob. Kaya dapat medyo maiksi lang. Kasi pagka mahaba, parang hindi nakakakuha ng ink. Siguro kasing gapa lang ng piso. Mga ganun lang. Hindi ko alam yung size nun . Kasi iba-iba talaga . Hindi ko na sinusukat. Pinapakiramdaman ko na lang. Kasi yung mga nagtatanong ng ganun, sa totoo lang, wala talagang tama dun. Kanya-kanya kaming diskarte doon. Yung iba floater, yung iba nakatago yung needle, mga ganyan. Kasi kung saan sila gamay. Pero mare-recommend ko talaga sa inyo na dapat tumatago yung needle. Yung pag bumabalik sa loob, dapat tumatago siya, hindi pa rin siya nakalabas. Kasi pag nakalabas, guys, masyado malalim 'yun. Kaya kailangan floater. So pag naging hindi mo na master yung consistency nun, na naka-floater lang siya pantay-pantay, pwedeng may malalim, may mababaw. Pag gumaling, may butlig na ink na makapal, tas yung iba burado. Yun yung nagiging problema sa ganun. Kaya sa nag-uumpisa na mga subscribers ko, mag-ano muna kayo, yung nagtatago muna dapat yung needle pag bumabalik, huwag muna kayo mag-floater.
kasi mga master na yung gumagawa nun. Siguro sa highlight yun, pwede nyong gamitin yun. Pero dito sa paglalining ng solid, mas okay na tumatago yung ano, yung needle. So dito guys, halos malapit na ako matapos. Medyo may mga cut na lang. Kaya, bumilis na tayo. So sana may natutunan talaga kayo dito guys sa video na to. Kasi itong video na to, all about lining lang. Wala ako masyadong inanong inakitang shading sa mata lang. Pero sa totoo lang guys, yung tattoo na to, halos kalahati na talaga to. Nakulayan ko na rin yan, kaso hindi nga natapos. Gawa ng hindi na kaya. So hindi ko na pwedeng pilitin yung kliyente ko, kasi hindi na talaga kaya. Yun yung mga hindi nyo maiiwasan na experience sa pagtatato. Kaya dapat magkaroon din kayo ng patient pag yung client natin hindi na kaya. Tayo na lang yung mag-adjust, kasi hindi naman tayo nasasaktan eh, sila yung nasasaktan. So lahat ng sinabi ko, hindi talaga yun yung proper way . Para lang sa akin, yung mga basic lang. Ulitin ko lang na hindi talaga yun yung tamang pagtatato. Kasi iba-iba nga tayo ng diskarte. Pero sa basic, basic talaga yun. Kaya sinasabi ko. Kasi may nagko-comment sa YouTube, sa mga video na iba yung diskarte nila. Hindi ko naman sinasabi na gayahin yung diskarte ko. Sinasabi ko lang yung paano yung proseso ng pagtatattoo ko. Kaya pasensya na kayo guys kung magkaiba tayo. Nare-respeto ko naman po kayo. So yun guys, halos matatapos na talaga ako dito. Kaya sobrang salamat sa mga nanood. Sana may natutunan kayo guys. Ayan na siya guys . So yun pala mga guys, sobrang salamat sa mga nanood at salamat sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa YouTube channel ko. At kung di po pala kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo, kasi marami po ang i-upload ng mga tattoo videos, tattoo tutorial at marami pang iba. So yun guys, hanggang dito na lang muna ako. Bye!